Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kasama ko po ngayon sa ating pananambahan sa umagang ito at doon po sa mga mahal natin sa buhay na nanonood po ngayon via live streaming. I just want to welcome you with the presence of God and with the grace of God we are here because of His love to us. And sa umagang ito mga kapatid ay tayo po ay sama-sama. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Itong mga pag-aaral na ito ay ating kailangan, no? Whether it is sunny or stormy weather, we need the Word of God for us to be strong. Lalo-lalo na kapag tayo po'y natatapatan ng mga stress sa buhay, no? Ng mga stronghold sa buhay. So we need the stronger, firm foundation that is found only in the Word of God. And this morning, we'll talk about the attributes of God. The attributes of God sa ating series, ito po yung 13 attributes. This is the grace of God. And I will share to you the goodness of God entitled The Amazing Grace. At ang ating pag-uusapan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10 and also in the chapter 2 of the book of Titus, the letter of Paul to Titus, from verses 11 to 15. Salamat po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos sa umagang ito, ikaw ang may likha, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang aming nakikita at hindi nakikita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang dakilang Diyos na may hawak, Panginoon, ng aming buhay, ng lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Pagamat kami, Panginoon, ay nasa gitna, Panginoon, ng habagat, ng malakas na ulan at hangin, ngunit, Panginoon, kami ay napapalooban, Panginoon, ng inyong grasya, ng inyong pag-iingat, ng inyong proteksyon, Panginoon. At maraming salamat po sa bawat isa na binigyan mo, Panginoon, ng conviction, binigyan mo, Panginoon, ng lakas upang pumunta dito bagamat umuulan at meron pong mga restrictions. Father God, thank you for these people because we are the people of God that meant to have fellowship with the body of your body, Panginoon, in this place. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nakikinig na aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, sa aming mga tahanan habang kami naka-online. O God, we pray that your grace may abound on them also, Panginoon, as we cherish the word in this morning, in this place, Panginoon. O God, we declare and we affirm that your presence is with us, Panginoon. That through your words, enlighten us, open our hearts, Panginoon, and give us memory that will in-store all the messages that will about to partake to us, Panginoon, sa umagang ito. To all be the glory in this message, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. In 1 Corinthians chapter 15, verse 10, pag-uusapan po natin dito yung kahalagahan po ng grace ng Panginoon sa ating buhay. Ang title po ng chapter 15, in fact, is the resurrection of Christ. You know what? There is only grace in the resurrection of Jesus Christ alone. No? Meron ng only, meron pang alone. And sa umagang ito, we desire to highlight and lift up kung ano po yung grace na tinatawag natin na ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ni Paul, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me." Bakit hindi po natin pag-usapan kung bakit ba tinawag itong grace? At ang grace na ito is not just a simple grace, mga kapatid. Ang grace na ito ay tatawagin nating amazing grace. Sabihin nyo nga po, amazing grace.
The grace of God is the most amazing thing about God's attribute. To start with, ito po ang pinaka-amazing na attribute ng Diyos. Dahil dito po nakapaloob yung ating kaligtasan. Dito po nabuo kung bakit tayo po nagkakaroon ng joy na hindi lamang mararanasan dito, mararanasan natin in eternal life. It is amazing grace in the sense that He is holy and righteous. Holy po ang Panginoon, banal, makatuwiran o righteous, and yet He still chosen people like you and me to be saved in spite of their wickedness. Sa ating pong kalikuan, mga karumihan, at walang kabanalan sa harapan ng banal na Diyos at makatuwirang Diyos, in spite of our condition of who we are, yung grace po ng Panginoon ay pumili pa rin siya ng ililigtas. Pumili pa rin siya ng magiging karapat-dapat. Pero in fact, ang reality, hindi po karapat-dapat. The grace which we call this morning amazing grace, because the one who lost his senses, ibig sabihin, who lost his senses, nawala yung sense. Kaya nga minsan kapag wala ka, kaya nga lagi pala, kapag wala ka sa Diyos, you are nonsense. Pag sinabing nonsense, all the five senses are not working. Eh, paano po yung pagbuhay naman? Ibig sabihin, we are dead in our five senses, spiritual sense po natin. Yung spiritual soul po natin yung patay. Kaya kapag wala tayong grace ng Panginoon, wala, nonsense po ang tawag po sa atin. Pero mga kapatid, in Luke chapter 15 verse 17, nakikita po natin yung the prodigal son. Yung prodigal son po, in verse 17 on that 15th chapter of Luke, siya po ay naglayas, di ba? Pero pagdating doon sa verse 17, sabi doon ng NIV version, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving for death. When he came to his senses, nang bumalik po yung sense, yung ulirat, yung buhay niya, na-realize niya na siya ay naghihirap na, siya ay nagkasala, nagkaroon siya ng heart, nagkaroon po siya ng heart para bumalik po sa tatay niya. At yung heart na yun, yung pagbalik niya, nung prodigal son na yun sa tatay niya, merong humility na. Nung umalis siya doon sa bahay, kinuha yung yaman habang buhay pa yung tatay, nandun yung kahambugan. But yet, after the senses came back, in verse 17, sa pamamagitan ng grace ng Panginoon, mga kapatid, yung prodigal son, nagkaroon ng hindi humbugness, nagkaroon ng humbleness. Yan po yung pag-uusapan natin kung bakit amazing grace. Dahil in nature, ang tao po ay hambog, hindi po humble. We are in nature mapagmataas. We are in nature wicked men. We are in nature, gusto natin tayo po yung nauna. Meron bang ganon sa race? Sa paligsaan ng race? Sige, magtatakbuhan. Pwede ba yun? Yung, tara, magpaunahan tayo para ako ay mahuli. Sa nature ng buhay po natin, ang race ay paunahan. Yun po yung nature ng buhay po natin. Gusto po natin nauna. But when we are touched by the grace of God, mga kapatid, the humbleness will flow in our lives. Why amazing grace? Amazing grace because in spite of God's perfectness, He still loves our imperfectness. Perpektong Panginoon, dahil sa Kanyang grasya, minamahal pa rin niya tayong mga hindi perpekto. You know what? There's only one relationship that is so perfect na alam ko. Ang lahat po ng relationship na mag-aasawa, ang lahat po ng relationship na magkapatid, magkaibigan, ang lahat ng makamundong relasyon ay imperfect. But there is one perfect relationship that I know that the Bible says. It is the relationship of Christ in with God that was redeemed and restored through His grace. Yun po yung relasyon nating tao sa Diyos na na-redeem,
na ni-restore po ni Christ. Yun po yung ibig sabihin ng amazing grace. Tayo po ay napawala na sa Garden of Eden. Pero mga kapatid, dahil po sa grace ng Panginoon, we still have the access now to the garden, to the holy garden, which is the heavenly place. It is amazing grace because no one, not even one, sabi doon sa Romans chapter 3, is heaven bound, but all are hell bound. Lahat po tayo papunta doon sa impyerno. And yet, God provided the only solution to prevent yung travel natin, yung pag-slide natin, shoot na shoot tayo sa hell, o sa kamatayan, o sa eternal punishment. God provided the solution to prevent that. He provided our Lord Jesus Christ. And that prevention to hell-bound travel, no, is irreversible eternal punishment. Na kapag ka na-shoot ka na doon sa kumukulong asupre doon sa punishment na eternal, hindi na po pwedeng i-reverse. Hindi na pwedeng, ay, ang init pala dito, time first, ayoko na rito sa impyerno. Time first, ayoko na po. Remember the rich man. Nung napunta po siya doon sa impyerno, no? Gusto niyang mabuhay ulit at gusto niyang i-text o i-chat. Naku, wag kayo pupunta dito. Sabihin sa mga mahal ko sa buhay, naku, napakahirap dito. Walang katapusang paghihirap. Hindi ka namamatay. Ramdam na ramdam mo mula skin hanggang bones, yung pain. And by the grace of God, ang pinag-uusapan natin ngayon is amazing grace. Dahil po sa amazing grace ng Panginoon, who is full of love, hindi po natin mararanasan yun, yung mga nakakilala sa Panginoon. Because if it is happened, kung kapag ito yung mangyari, it is gonna be irreversible. And by the grace of God, kapag tayo po ay wala doon sa impyerno, mapupunta tayo sa langit, it is also irreversible. That nothing on the hands of our living God, of our Savior, can snatch us. Kapag nandun ka na sa presensya ng Panginoon, hindi ka na mawawala sa presensya niya. That is amazing grace. That is amazing grace because there is richness of His mercy. Napakayamang awa. Binigyan niya po tayo ng eternal gift that we don't deserve. At ito po matindi, bibigyan ka, hindi mo pa kayang tanggapin dahil patay tayo sa ating mga kasalanan. Nasubukan mo na ba na yung namatay, gusto mong bigyan ng regalo, tatanggapin ba niya? Kaya yung eulogy, yung mga sinasabi po natin sa mga patay, dapat po sinasabi po yan habang sila'y nabubuhay. Dahil po ang patay, they cannot receive anything. They will not appreciate anything. Ayan po ang estado ng buhay po natin. Tayo po'y patay spiritually sa mga kasalanan. And we will not appreciate the goodness of God kapag tayo'y patay. Kaya by the grace of God, ang pinag-uusapan po natin, ang amazing grace is life-giving. Kailangan tayo magkaroon ng buhay in order for us to appreciate the gift of eternal life. Sa umagang ito, mga kapatid, the title of the message of God is Amazing Grace. It is because without the gracious act of God, we will never experience, mga kapatid, even, you know, may tulo, di ba? May tulo, kapag umuulan, may tulo. Sa amin pong mga nasa medical field, may mas maliit pa na tulo, ang tawag namin dyan, may micro drop. Di ba yung SIM card natin? May SIM card, meron pang micro SIM. So kung may drop, may isang drop, may mas maliit pa dyan. Micro drop ang tawag. Kung wala daw po yung gracious act ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, hindi po natin mararanasan ang pinakamaliit na natulo ng kabutihan ng Diyos. We will not also experience a millisecond. Hindi natin mararanasan yung oras, yung millisecond, kahit millisecond lang, ilang iglap lang ng kagandahan ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon. Without grace, we are nothing, mga kapatid. Because we only deserve, sabi ng Bible, we only deserve the wrath of God.
In fact, we are the point or the object of wrath ng Panginoon. We deserve eternal punishment. That's why this morning, we need to appreciate, salamat sa Panginoon. Dahil meron pong amazing grace na binigay po sa atin. The righteous judge, in fact, yung pong righteous, yung makatuwirang judge o hukom, imagine mo, binigyan ka ng pardon. Alam niya na ikaw ay guilty, pero binigyan ka niya ng pardon from the death sentence sa highest court. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naakusahan, ikaw po ay natataka na orderan na death sentence at ang nag-order sa'yo, pinakamataas na korte, wala nang tataas na korte, hindi ka na pwede mag-appeal. Di ba ganun po, kapag sa barangay, natalo ka, pwede ka pa mag-appeal sa branch sa court, regional court. Pag natalo ka doon, pwede ka pa mag-appeal sa higher court or sa Supreme Court. Pero mga kapatid, ang korte na hinahawakan ng righteous judge na ating Diyos ay pinakamataas na korte na kapag ikaw ay guilty sa harapan niya, wala ka ng paraan, wala ka ng option para mag-appeal. No one will ever got a chance to make an appeal sa harapan po ng Panginoon. You know what? In Singapore, sa Singapore po kapag ikaw ay proven guilty, you still have one chance. Meron ka pang one chance na mag-appeal sa korte. Pero mga kapatid, kapag nag-appeal ka naman sa korte at natalo ka na prove ulit na guilty ka, mga kapatid, alam nyo po, yung punishment ay dodoblehin. No? Mas magiging imumultiply pa. So ibig sabihin sa Singapore kasi, mabawa, nagnakaw ka, tapos makukulong ka, siyempre. Bawa, ninakaw mo ay sing-sing, gold na sing-sing. Tapos, napatawang ka order, meron kang 20 palo, hampas ng latigo, hampas ng patpat dun eh, yung wooden stick. Kapag inano yan, parang kang hinihiwa. So kapag meron kang kaso na orderan ka, meron karampatang number ng palo yun, tapos kulong pa. Pwede ka daw mag-appeal. Kapag ikaw ay nag-appeal ulit, ang kondisyon, pag nag-appeal ka at napatunayan talaga, dodoblin po yung palo doon. Tsaka dodoblin din yung pagkakulong mo. In front of the righteous judge, mga kapatid, yun na po ang pinakamataas at wala na pong chance tayo mag-appeal. Kapag tayo po ay nawala ng buhay, nagkaroon na ng judgment sa ating buhay, mga kapatid, in front of God, we will face Him face to face, mga kapatid, without mask, without face shield, face to face with God. And if He asks you, bakit kita papapasukin sa aking kingdom, wala po tayo ni isang rason na pwedeng sabihin, kundi lamang sa biyaya ng grasya ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Amen? The only appeal that we can won in our guiltiness is through Jesus Christ, mga kapatid. We sinners deserves to become slaves and be slaughtered, mga kapatid. Sabi po yan sa Revelation chapter 13 verse 8. All who live on the earth will worship Him, everyone whose name has not been written since the foundation of the world in the book of life of Lamb who has been slaughtered. Kapag tayo po ay apart from grace, wala po tayo, hindi tayo nasabuyan, nasukluban ng grace ng Panginoon, ng electing grace, mga kapatid, we will be slaughtered. Kapag ang iyong pangalan ay hindi kasama doon sa mga tunay na nanampalataya sa libro ng buhay, mga kapatid, iisa lang po ang pupuntahan natin, kapahamakan. There is amazing grace because our hopeless condition, mga kapatid, He gave His only precious Son, a sinless one, the blameless one, to be the propitiation. No, bilang kabayaran, kapalit, no? Para po tayo ma-redeem doon. Para tayo i-bilin. No?
Bigyan tayo, bilhin tayo mula doon sa pagkakaroon natin ng guiltiness, yung slavery natin sa kasalanan, para po tayo from slavery of sin to become saved sinners, mga kapatid. That is amazing grace. The grace of God, mga kapatid, is so amazing. Why? Because He is the amazing God. Tatandaan po natin. The amazing grace of God is so amazing because He is the God who is so amazing. Paulit-ulit natin sasabihin yan dahil yun po yung pagkakilala natin sa Panginoon. This is the reason why we have this series, The Attributes of God, for us to know the fullness of God. Although kulang po yung memory card ng utak natin, kulang yung buhay natin, yung time natin to discuss all these things, but by the grace of God, He has revealed enough. Ang Diyos, ni-reveal niya enough sa pamagitan ng kanyang mga salita kung sino siya upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya po, mga kapatid, tayo po, as sons and daughters of grace, we must have the deepest gratitude towards our gracious God. Dapat po, makita po natin ang ating mga sarili. Meron po tayong malalim, ano po yung gratitude? Malalim na pasasalamat. Yan yung term. Yung thankfulness, may mas malalim dyan. Paborito kong term, gratitude. Yun po yung malalim na pasasalamat sa natanggap mong hindi kakarapat-dapat na biyaya. Yun yung grasya ng kaligtasan mula lamang kay Jesus. Mga kapatid, napakalalim, napakaganda at napakalawak ng pinag-uusapan natin ngayong umaga. Hindi ko nga po alam kung paano po tatapusin at uumpisahan ang mensaheng ito. I've been battling and talagang nakikipagbuno ako doon sa joy. Paano gusto kong isulat lahat? Kaya lang hindi tayo matatapos. But by the grace of God, let us just focus on those things that God highlighted for us for today. What is grace? Ano po ba ang grace? In the New Testament, the Greek term, yung grace was translated to charis. So kapag ang pangalan mo ay charis, no, it's all about grace. It's all about goodwill. It's all about loving kindness. It's all about life. Greek term charis. It's all about life. It's all about God's goodness. His loving kindness, mga kapatid. In Grace Community Church, what is grace in their church? They understood, mga kapatid, na every Christians, no, na meron tayong sabay-sabay na gift na natanggap sa Panginoon. Ito po yung ng regalo. Ito po yung regalo na hindi natin ina-expect. Wala tayong effort na binigay sa atin. Ito po yung regalo which is generous, the gift that is so free, totally unexpected and undeserved, sabi po doon sa Grace Community Church. Nakalagay din doon sa kanilang website, it takes the form of divine favor. Wow! Para daw meron daw, itong grace daw ito, it takes a form of divine favor, divine love, divine clemency, o yung grant ng pardon, and share in the divine life of God. That is the grace of God according to that church. Mga kapatid, ito nagustuhan ko. It is an attribute of God that is most manifest in the salvation of sinners. So ibig sabihin, tayo pong lahat nagmamanifest po yung attribute ng Panginoon sa kanyang grasya sa bawat buhay po natin. Grace is all about a loving God in His highest mercy. Take note. Grace is about a loving God. Ang grasya po ng Panginoon ay tungkol sa isang Diyos na mayroong napakataas na awa sa atin at napakalalim na nakabutihan para sa atin, deepest kindness, the widest understanding, malawak na pangunawa, mahaba na pasyensya, no? Infallible faithfulness, hindi nagpe-fail yung faithfulness, immeasurable power, yung power ng Diyos, hindi pwedeng immeasure, eternal compassion. That is the amazing grace of God.
It's all about the deepest kindness, the widest understanding, the longest patience toward a hard-headed sinner. Katulad ko, katulad mo. Ang tigas ng ulo natin, pero yung mga magulang natin, hanggang sa lumaki tayo, minamahal tayo. Ganun po yung Diyos natin. Siya ang ating magulang. Kahit sino man tayo, mamahalin tayo. Sabi nga ni Robin Padilla, mamahalin kita maging sino ka man. Mga kapatid, above all, the amazing grace of God is the greatest love of God to unloving, undeserving, unrighteous, unworthy, wretched men. Look, mga kapatid, sa umagang ito. Naalala nyo sa Isaiah, noong nagpakita o naranasan niya ang presensya ng Lord, unang-unang reaksyon ni Isaiah, dumapa, umikit, tinabunan ng kanyang mga mata, at sinabi niya, siya ay makasalanan sa harapan. Nakita niya yung kalinisan ng Diyos at nakita niya yung karumihan ng Diyos. Ang grace ng Panginoon will reveal who we are, and we are worthless in front of a holy God. We are undeserving. We are unlovable dahil ang gulo-gulo natin, ang tigas-tigas ng ulo natin, wala tayong worth. Yan dito to po yung sinasabi ni Joel Austin, you are worthy. You are so, your best life is here, kapatid. Mga kapatid, we are in our worst life. That is the Bible is saying. I'm not saying on my own, that I'm saying, I'm preaching according to the Bible said, that we are in our worst life here on earth. We need grace so that the worst life will be winners through the salvation of God in our lives. And to know more about these truths of God's amazing grace, mga kapatid, let us learn what Paul has said in his scripture, in the scripture, dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Let us exposit, buksan natin, himay-himayin natin, yakapin, idig natin, hukayin natin yung precious stone, yung ginto, o yung precious stone, mamahaling bato na tinatawag na grace sa 1 Corinthians 15, verse 10. Let's look at verse 10a. But by the grace of God, I am what I am, sabi ni Paul, and His grace towards me was not in vain. Ulitin ko. But by the grace of God, I am what I am. Yun po yung verse 10a. The first amazing truth today about the amazing grace of God is number one, the grace. Grace changes everything. Sabihin niyo po, grace changes everything. In 1 Corinthians chapter 15, verse 10a, but by the grace of God, I am what I am. No? Bakit sinabi ni Paul yun? Dahil sa awa, sa grasya ng Panginoon, ako ngayon ay ganito. Bakit niya sinabi? Anong ibig sabihin nun? Dahil ang grasya po ay kaya kanyang baguhin. Bakit sino pa si Paul? Who is Paul before the grace of God? Kilalang kilala na natin. He is in fact my favorite character in the Bible. One of the, aside from Jesus of course. He is from the darkness to light. The life of Paul is from the darkness to light. He is the torch bearer of darkness against the light. He kills the one who is in the light, yung mga Christian. Before the grace of God, he is a prosecutioner. No? Pinaprosecute niya yung sa law o doon sa community yung mga Christians. But by the grace of God, he became prisoners. So dati siya nagpo-prosecute, naging prisoner po siya. Who is Paul? He is an executioner of Christians, mga kapatid. Pinapatay niya yung mga Kristiyano. Pero nung dumating ang grace sa kanya, he became the defender of Christians, mga kapatid. Kaya nagkaroon po ng maraming mga letters sa Galatians, sa Church of Ephesus, sa Corinthians, sa Rome, sa lahat. Para kay Timothy, kay Titus, mga kapatid. Dahil Paul
cares so much to those Christians. Ganon yung naging effect ng grace kay Paul. Si Paul ay from the highest pride to one of the most humble person ever written. Bakit? Paul is a Pharisee. He is well-versed. Matalino. Hindi ka pwede maging Pariseo. Hindi ka pwede maging official ng isang society kapag ikaw ay walang sinabi, mga kapatid. Tatandaan niyo yan. Kaya kapag yung mga leaders natin, there are reasons. Although dito sa lugar natin, sa Pilipinas, kapag anak ka ng ganito, may kay ka na para sumunod doon sa yapak ng mga official leaders. But in other countries, mga kapatid, that's why they are so rich, they are so good. Kasi ang qualification po nila, ang leadership, is not all about bloodline. It is not all about yung monarchy. No? It's all about yung character of a leader. And that is Paul. Si Paul po ay maraming alam. Pero nung dumating ang grace ng Panginoon, pinahumble siya ng Panginoon. In Romans chapter 5 verse 20, now the law came in to increase the trespass, but where sin is increased, grace abounded all the more. Mga kapatid, napakalaki po ng naging epekto sa buhay ng isang Paul yung kasalanan. Na to the point na pumapatay siya ng mga Kristiyano. Galit siya doon sa Christianity, mga kapatid. Napakalaki po ng nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Sabi nga doon, di ba, gaano kalawak man yung sinasakop ng kasalanan, but there is good news, sabi doon sa Romans, yung binasa po natin ngayon, na kung gaano kalaki yung sinakop ng kasalanan, ay mas malawak yung sasakupin ng grasya ng Panginoon. Amen? Yun po yung pangako, yun po yung pag-asa na pinag-uusapan natin ngayon. Sabi po doon sa soulrehab.tumblr.com, where sin abounded, grace abounded more. Ganun po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kahit hindi tayo deserving, kahit hindi po tayo karapat-dapat, kahit po tayo marumi, niyayakap po tayo ng Panginoon. Katulad doon sa Luke chapter 15, when the father saw his prodigal son, malayo pa lang, sinalubong na, hindi inanunta na yung amoy, yung putik, yung amoy baboy, yung amoy kawan ng baboy, yung pinanggalingan, pawis na pawis, galing sa paglalakad, sa ilalim ng araw. Hindi alintana po yun. Niyakap po ng tatay. At hindi lang yun, ipinaliguan, tapos binigyan po ng mga damit, at binigyan po ng alahas. That is what it means about the Romans chapter 5:20, na ikaw ay nagkasala, ito ang kasalanan mo. At ang biyaya ng Panginoon, papatawarin ka niya, mas malaki. Sabi ni Charles Spurgeon, kung ang kasalanan ay bundok-bundok, bundok-bundok, kabundukan ng Everest, pero ang grace ng Panginoon, yung forgiveness ng Panginoon is like the flood of Noah. That is amazing grace, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon na tayo po ay nakikinig sa umagang ito. Because even the most wicked human being on earth can say like Paul, kahit sino tayo, pinanggalingan natin, masamang tao tayo, kahit sino po, kahit nasa preso, pag dinapuan ka ng grasya ng Panginoon, that saving grace will change you. Masasabi mo, all by the grace of God, I am what I am. The number one point today is grace changes everything. Does grace change your life, mga kapatid? May mga nagbago po ba? Oh, status quo lang. Status ano, naka-freeze lang. No? Sometimes we look to our situations, mga kapatid, yung sitwasyon natin, even to ourselves, parang sabi natin, wala na talagang hope ng pagbabago. Yung sitwasyon natin, parang imposible po magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Parang yung mga problema, it is so huge to handle para magkaroon ng solution. No? Yung mga
yung mga problema natin, it seems that they are so heavy to bear. Pag broken hearted ka na, talaga hirap-hirap tumayo. In Genesis chapter 6 verse 5, sabi ni Dr. Steve Lawson, this verse will be the tip of Mount Everest verse na pinakamagandang explanation, demonstration, no, kung sino tayo. Sabi doon sa Genesis chapter 6, no, it is all about the total depravity of man. Sabi doon, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Yung wickedness, yung makasalanang tao is so great in the earth. That every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Kaya tama po yung bondage of the will ni Martin Luther, mga kapatid, na yung will lang talaga natin, by nature, ay tayo po yung makasalanan. Tayo po lahat po ng mga hindi maka-Diyos yung gusto po natin. Yes, it's true, mga kapatid, that everything is impossible. Na i-change mo, magbago ka, sitwasyon, hindi mo kaya talaga. Unless the grace of God touch our lives. Amen? Imposible pong magbago kasi po, hindi po natin kakayanin. Ang kaya lang magbago sa ating buhay ay yung nagbigay ng grace ng ating Panginoon. God's saving grace is transformative. Grace changes everything. Binabago niya lahat. So, itinatransform niya ang bawat madapuan niya, bawat masaklawan ng grace ng Panginoon. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 3, no? The transformation of every man, mga kapatid, no? Or every believers, kapag daw tayo nagbibit ng nananampalataya sa Panginoon, nagtitiwala na we will be transformed in the image, in the likeness of Jesus Christ. Wow! And who is Jesus Christ? Jesus Christ is blameless, sinless. Jesus Christ is the perfect man ever lived on earth. Wow! Parang imposible. Pero posible po yan under the grace of God. Hindi naman po natin makikita habang tayo po'y buhay dito sa mundong ito. Bakit naman po yung dami ng mga nagiging Kristiyano? Pero minsan nga, nagiging katitison pa yan. Kala ko ba magiging image of Christ yan? Because the context of salvation, the salvific grace, no, yung grasya sa pagkaligtasan, ang konteksto niyan is makalangit na konteksto. Ang perfectness, doon na natin. Nandun na tayo sa glorified body. But unless, until, hanggat nandito po tayo, we will slave. Nandito po tayo, nakagapos po tayo, prisoner tayo sa ating mga katawan, sa worldly na katawan, mga kapatid. Tayo po ay nagkakasala pa rin. Yan po yung tinatawag ni Apostle Paul na thorn in the flesh. Because of God's grace, mga kapatid, He changes everything. He renews our hearts. Nagkaroon po ng pagbabago sa ating mga puso. No? Ang dating mga puso na malayo sa Diyos ay now, the heart that loves God, the heart that obeys God, the heart that delights all of God, the heart that thirsty in God's presence, nahuhaw sa presensya ng Panginoon. Yung puso po na nagugutom po sa Word of God. And above all, mga kapatid, puso na merong pag-aasam na i-glorify yung Diyos sa kanyang buhay. Amen? And that is the heart that is totally different from the nature of the heart that we have as human beings. Dahil gusto po natin bilang humans, we are being glorified. Tayo po yung nauuna. Tayo po yung napapabibigyan ng papuri. But once the grace of God changes our hearts, it will be a godly heart. Mga kapatid, grace changes everything from inside out. Sabihin nyo nga po, grace changes everything from inside out.
Sabi nga, di ba, may kanta, from darkness to light, from death into life, His grace changes everything. Di ba? From darkness to light, from death to into life, His grace changes everything, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Paul, na dati po siyang nasa kadiliman, pinapatay pa niya yung mga Kristiyano. He was completely changed. His heart, nabago po ng Panginoon yung heart ni Paul. Dati galit na galit siya sa mga Kristiyano, naging mahal na yung mga Kristiyano. Mga kapatid, imagine natin kung gaano kamahal ni Paul yung bawat mga churches kung bakit siya nagsumusulat. Naalala niyo po ba yung mga panahon na kapag nagtitext tayo, may bayad pa? Tama po ba? 5 piso, 3 piso yung bayad sa text. Naalala niyo po? Naalala niyo pa? Alam po na may dumaan yung ganun. How much more si Paul magsusulat siya na habang siya po ay nakakulong, ipapadala niya po yung letters na yon sa Church of Ephesus, sa Church of Galatia. Imposibleng walang babayaran doon. Amen? Napaka-expensive po ng mga sulat na yun para ma-deliver. Ngayon, isang click na lang, email mo, diretso na, na-email na. Pero mga kapatid, noon, wala pang snail mail. No? Kupad mail pa lang. Yung napakakupad na mail, napakabagal. Disyerto po yung dinadaanan. Kaya yung mga letter na yon, it is by God's grace was received by the churches in Minor Asia para lang may pakita po yung kabutihan ng Panginoon sa mga pinili niya. Kaya mga kapatid, kung sinasabi mong binago ka ng Panginoon, ang puso mo ay bago na, mga kapatid. It is not all about wearing a t-shirt na may nakalagay, I am saved. I am a Christian. I love God. No? Because the true profession, yung totoong profession natin, yung pagpo-profess natin na tayo mga Kristiyano, is all about the possession of God's grace sa ating buhay. Mga kapatid, sa umagang ito, we need to realize that the grace of God is impossible to possess without Christ's atonement. Ang grace ng Panginoon, binabago niya lahat. Grace changes everything. And our heart was changed by the grace of God. Kaya ito po ay nagiging repentant. Hindi nagiging refutant. Nagiging repentant heart ka. Hindi kayo refute ng refute. Hindi ka lumalaban. Refusant. No, mga kapatid, ang puso mo ay nagiging paghingi ng tawad sa Panginoon. Ang totoong Kristiyano po na binago ng by the grace of God is repenting one, is not just repenting one time in an altar call, mga kapatid. Our lives now are repenting every time we sin against the Holy God. Meron po tayo laging conviction, meron po tayong yung pagdidiri sa kasalanan. Dati, ini-enjoy mo ang kasalanan, okay lang yan, ang sarap magkasala. Pero mga kapatid, sa umagang ito, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, ang iyong puso ay binago, kapag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nalulugmok, nalulungkot, at humingi ng tawad sa Panginoon. Ang bagong puso na binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya ay magiging faithful sa pagsunod sa gusto ng Panginoon sa kanyang mga salita, even to the point of death. Sabi mo, even obedience, even to the point of death. Bigyan ko kayo na example, mga kapatid. Mga Kristiyanong kunay, yung iba po ay willing mamatay sa ngalan ng Christianity, sa ngalan ng gospel, dahil po sa effect ng amazing grace sa kanilang buhay, kaya nilang mamatay ng masaya. Sa amin pong pag-aaral, no, sa GMC, together with the Grateful Women of God, every Wednesday,
Pinag-aralan namin yung buhay ni John Huss. Si John Huss ay namatay ng masaya. He was even able to sing psalms habang siya po ay publicly ini-execute, sinusunog, mga kapatid. Some even willing to die while suffering, mga kapatid. Look at Paul, na dati pong executioner, naging prisoner of Christ po, mga kapatid. In 2 Corinthians 11:24 to 26, sabi po doon, sabi ni Paul, 5 times I received from the Jews 40 lashes. No? Minus 1. No, kapag sentence ka, binigyan ka ng parusa, okay, 40 na latigo. In Roman rule, 39 lang yung marireceive mo. So si Paul, no? 5 times siya naka-receive po ng latigo. 3 times I was beaten with rod. Once I was pelted with stone. 5 times na-receive niya yung tigte 39 na latigo. 3 beses po siyang pinalo ng patpat. At 1 beses na siyang pinagbabato para mamatay. 3 beses po siya na nakaranas na nawasak ang kanyang barko na sinasakyan na shipwreck. At day and night, palutang-lutang, sa tubig, sa dagat, praying na hindi kainin ng pating o anumang malaking isda at may mag-rescue. 1 beses si Paul na-expose sa danger. But because of the grace of God, God changed the heart of Paul into heart of obedience. From the heart of disobedience, God, by His grace, His amazing grace, changed the heart of Paul to heart of obedience. Na kahit po pagdaanan niya lahat ng parusa, nakulong siya, lahat ng kahirapan, lahat ng mga disaster sa buhay, mga kapatid, Paul doesn't care. He only care to serve and worship his God, who is his gracious God. Naintindihan kasi ni Paul na siya po hindi karapat-dapat, and yet there is God who gave him pardon from the death sentence of sin, mga kapatid. Pero tayo po, habagat lang, mahirap na mag-church. Wala akong payong. Ang labing, ang hirap tumayo. Ayoko na mag-church. Sininat ka lang, ayoko ng church. Tama. O pagka sininat ka, tsaka huwag muna. Baka may COVID. Excuse naman. But kidding aside, the context is, true Christians will thirst, will crave to the Word of God, to the fellowship of the body of Christ, because they belong. They are in nature, will want the things of God. Na dati, kapag wala ang grace ng Panginoon, ayaw na ayaw mong mga maka-Diyos, mga bagay. Pero nung ikaw ay nasa Panginoon, nakitang-kita mo yung difference, mga kapatid. That even to the point of death, like the reformers that we're studying, like the apostle that we are studying, mga kapatid, they are the one who made their martyrdom. Naging martyr po sila dahil po sa grace ng Panginoon. Sabi po ni Martin Luther, faith is living, unshakable confidence in God's grace. It is so certain that someone would die 1,000 times for it. This kind of trust in knowledge of God's grace makes a person joyful, confident, and happy with regard to God and all creatures. Kapag ikaw daw naranasan mo yung God's grace, na ikaw ay sinave ng Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan, sa eternal death, you will be ready to die 1,000 times. Amen? For the sake of the gospel, what Martin Luther said, the new heart is possible to be willing to die even 1,000 times, mga kapatid. Kaya ganun na lang si Martin Luther, pwede naman siya eh. Ang mga reformers doon, ang mga apostles, they have the option, mga kapatid, to have a life that is silent. That is the life that is only beside, nasa gilid lang.
Pero bakit sila pumupunta sa gitna ng kalye? Bakit sila pumupunta sa mga lugar na kailangan mapagproklama ng gospel? It is because they cannot contain it. They need to share the goodness of God, the amazing grace to others. Amen? Imaginin mo, ikaw sa isang table, mga kapatid, kumakain ka ng hot and crispy na KFC. Matagal ko ng illustration ito, paborito ko ito. Tapos yung anak mo, nakatingin sa'yo, then naaamoy niya yung fried chicken na umuusok na masarap. Ang ulam ng anak mo ay talagang kanin lang. Tapos yung asawa mo, ganun din. Yung kapatid mo, yung mahal mo sa buhay, yung biyanan mo, nakaganon sa'yo. Tapos, lahat sila walang ulam, ikaw, KFC. Na napakasarap, napakabango. Dapat ganun. Sa sobrang sarap na ito, gusto mong, hindi pwedeng ako lang to. Ang makakaranas ng grace of God. Kailangan may share ko ito dahil para maranasan, matikman nila yung grace ng Panginoon. Dapat tayo, ganun po yung attitude natin. Kaya maintindihan natin yung reformers, they die. Paul suffered a lot of lashes, suffered stoning because of the gospel. Because that gospel is sweeter than honey, mga kapatid. Sabi dun sa Psalms, your word is sweeter than honey. Amen? Your very presence is enough. Sabi ng Psalms. Kaya sinasabi lagi ni Paul, Christ is enough. Yun po yung ibig sabihin nun. Di ba nga kapag may chika sa mga babae, mahilig mag-usap tungkol sa mga showbiz, yan. Di ba kapag may mga chika, may mga trending, hindi pwedeng i-share? Uy, napanood mo na ba yung video ni ganito? Nakuha niyo po? Yun po yun, kapag meron tayong good news, yun yung grace ng Panginoon sa gospel ni Jesus Christ, you will not contain it. We will not keep it in our own. We will naturally share it to those need to be heard. Amen? Pangalawa, grace changes everything. Pangalawa, grace is sole divine work of God. Ang grasya ng Panginoon ay solely His work, mga kapatid. In 1 Corinthians, isang verse lang tayo. Sabi ni Church Spurgeon, paano daw mag-preach si Church Spurgeon? Isang verse, hindi, isang chapter, pinapaliit niya, hinuhukay niya hanggang ilang mga verse, and that from few verses, he will all still dig. And we'll find the diamond. Take note, mga kapatid. Ang diamond ay hindi mo makikita sa roof or sa mababaw lamang na lupa. Ang diamond po at ang mga precious stone ay makikita natin sa pinakamailalim na sulok o na part ng ating ng lupa. Ganun po yung grace ng Panginoon. Ganun po yung grace ng Panginoon. That only God can have the power to move or to manifest it, mga kapatid. Why? The severity of the sting of sin can be cured only by the divine power, which is God from above. Ganun po ka-sting, ganun po ka-kamandag yung kasalanan sa buhay po natin, na ang Diyos lamang ang kayang kumilos. Kaya ang pangalawang punto ngayon, no? The grace of God is only a divine work. Ang Panginoon ay ang source ng ating heartbeat, mga kapatid. The grace of God is all about the heartbeat. It's all about life. Kaya po, wala po dapat nagmamalaki ng mga doktor kapag nagkakaroon ng heart transplant. Kapag nagkakaroon ng heart transplant, it is literally yung heart mo tatanggalin, mga kapatid. Mawawala ng tibok. Totoo po yun. Tapos ilalagay doon, papalitan ka.
Pag nilagayan doon, kinabit na nila, maghihintay sila ng ilang segundo bago ito bumalik yung pagtibok, mga kapatid. Kahit gaano paggalit kagaling ng doktor, kung ang Diyos na may hawak ng buhay hindi nabigyan ng tibok yun, mga kapatid, hindi na mabubuhay yung sa heart transplant, yung pasyente. Ganun katindi yung grace of God. Without the grace of God, there is no life. And only God can do that. Why? Because God is the giver and taker of our lives. God's grace is able to change the impossible things in our lives, mga kapatid. God's grace made the Red Sea, take note, remember? God's grace made the Red Sea divided into two para yung mga Israelites po ay makadaan. Kung wala po yung God's grace na yun, malamang na napatay silang lahat ng mga nag-umahabol na Egyptians. But they are being saved on that very moment because there is God who is powerful enough to divide the sea, the great sea, at sila po'y padaanin. And the scholar said, yung pagkakadivide ng sea na yun o ng dagat na yun, pag-apak pa daw na mga Israelita, yung seabed, mga kapatid, ay ano? Tuyong-tuyo. Di ba po kapag nag-low tide, makakaapak tayo doon sa ibang mga part ng dagat na walang tubig, pero basa, tama? Pero po nung tumawid po ang mga Israelita, mga kapatid, ito po ay tuyong-tuyo. God can do impossible things. The impossible become possible to God because in God, all things are possible. Amen? Kaya masasabi natin, katulad ni Paul, sa sobrang tigas ng puso ni Paul, all by God's grace, I am what I am. Ang hard stone to soft flesh, ang bigat o matigas na puso ni Paul ay naging malambot na buhay na puso. Paul, with a heart of stones, became saved through God's grace, now has the heart that is alive, which is flesh. Ang isang taong binago ay babaguhin lamang, kaya lamang baguhin ng Diyos sa buhay. Kaya po doon sa Luke chapter 15, yung parable of the lost son, yung prodigal son, mga kapatid, yung sudden change, yung pagbalik ng senses, dun sa verse 17, is actually not just a realization, a moral realization, but in fact, becoming life. Pagbalik ng buhay. Mga kapatid, last time kapag ka binabasa ko po yung Luke 15, yung the prodigal son, I only interpret it as a realization about forgiveness, no? But in fact, ito pala ay spiritual forgiveness na nag-result mula doon sa regenerated heart. Kaya unless po na mabuhay yung patay na puso, hindi po magkakaroon ng forgiveness. Wala, hindi magkakaroon ng repentant heart, mga kapatid. The greatest truth about Jesus' parables like Luke 15, mga kapatid, at marami pang iba, is not just for moral preachings. It is for the eternal life-giving preachings, mga kapatid. Hindi lang po ito moral preachings, but it is all about life-giving preachings. The third truth about amazing grace is grace made possible through Jesus Christ. Yung grace na pinag-uusapan na that is so amazing is there is only one bearer. Meron lang yung kayang magbigay ito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung survey po ni Dr. Steve Lawson dun sa from book to book, no? Cover to cover ng mga verses po sa Bible ay nagsasabi na totoo ang doctrines of grace. No? Na nagsasabi na ang doctrines of grace po ang pinaka-biblically sound doctrine.
ito po ay hindi lamang masasabi, yung doctrine of grace, puro sa, puro kay Paul lang yan. Dahil he's a servant of grace, no? He's a preacher of grace. No, mga kapatid, sa Genesis pa lang, makikita natin yung katotohanan ng doctrine of grace hanggang sa Revelation. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay pinakapurong gospel, pinakapurong sermon. Ngunit alam niyo naman na hindi ako nag-aral sa kahit anong seminaryo, but by the grace of God, I am standing in front of you. Also, relying on God's grace para pag-usapan ang kanyang grace. Mga kapatid, kung bibilangin dapat natin sa buhay natin, kung ilang beses natin babanggitin yung term na grace, ay dapat million-million. Dahil yun po ang ating buhay. Our life is all about God's grace, mga kapatid. In 1 Timothy chapter 2, verse 5, it is impossible to have grace without Christ. Because there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Siya lang po yung posible na pwedeng maging, mag-ignite ng grace, mag-umpisa ng apoy ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga po dapat, kapag tinitignan po natin ang Biblia, we need to look to the cross, mga kapatid. We must look all scriptures towards the cross where Jesus died and victoriously redeemed our souls, mga kapatid. Dapat tinitignan natin, kapag binabasa mo ang Obadiah, pag binabasa mo ang Amos, pag binabasa mo ang Nehemiah, pag binabasa mo ang Proverbs, it's all about Christ. It should be directed towards the cross. Sabi ni John Piper, ang Bible daw ay intertwined, magkakakonekta, na lagi nagkikita-kita sila kay Kristo. Amen? Because grace of God is all about the cross. In fact, the shape of grace is not letter G. It is letter cross. Amen? It is all about the gospel of Christ, mga kapatid. At yung gospel na yon is full of grace. In Old Testament, they look forward to the cross. In New Testament, they look backward to the cross. Sa panahon natin, we must look upward to the cross. Amen? Tinitignan natin yung cross natin, hindi katulad ng cross ng iba. Na yung cross ng iba ay may laman, may nakapako pa rin. Pero yung cross ng mga tunay na naniniwala sa grace ng Panginoon, yung cross na yon ay wala na. Wala nang nakapako. Amen? It symbolizes and it will remind us that there is someone who is sinless, blameless, became accused, became the substitutionary. Kumbaga, naging kapalit. Dapat ikaw tayo yung nakapako. Pero because of the amazing grace of God, that cross was empty. Na dapat ikaw yung nandoon. That emptiness is God's greatness. It is the proof that He is alive. And the one who is alive is the one can give life. Amen? Kaya tawag ni sa John 14:6, I'm the way, the truth, and maraming mga verses ang nagsasabi, He is light, He is life, He is the way, the only He. Siya lang, mga kapatid. Kaya si Jesus Christ lamang ang mediator of grace. Grace is all about God's work alone in Christ. Because it is impossible for a man to work out his salvation. Imposible itong i-work out ng man yung salvation niya. No? Pero may verse, may sinasabi doon na si Brother Sander may tanong sa akin, I forgot the verse. No? But it's a good question. Sabi niya, paano ito, we need to work out yung salvation natin. Doon sa James siya tayo. Ang ibig sabihin po noon, we work out, ipakita, we work out, ilabas natin yung kung ano yung meron tayong salvation. If we say that we are saved, dapat yung nakikita sa testimony natin, yung lumalabas, yung out, yun yung lumalabas, yun yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Pero yung sinasabi dito, yung working out of salvation, yun po yung kaligtasan natin. Yung root natin is nakarooted tayo kay Christ. Siya po yung magwo-work out ng salvation natin. Kaya tayo magkakaroon ng fruit. Amen? Galatians 5:22, fruit of the Holy Spirit.
Holy Spirit. Sabi ni Steve Lawson, to have Christ is to have everything. Not to have Christ is to have nothing. Wow. Kaya kapag wala po si Kristo sa puso natin, mga kapatid, sa ating buhay, the grace of God will not manifest in us. Sabi niya, quote in quote, grace and works cannot mix. If works play a role in justification, then God's grace is no longer grace. Kung merong pong work doon sa justification, sa ating pagkaligtas, mga kapatid, hindi na po ito grace. Sabi nga doon sa Romans 11, verse 6, but if it is by grace, sabi ni Paul, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Kaya tama po. Only Christ can work out our salvation. Kaya hindi ka pwede mag-decide, tinatanggap mo si Christ. No. Christ accepted you. Amen? We don't choose God in our lives because we cannot choose God because we are dead. In Ephesians chapter 1 and 2, 3, we are dead in our trespasses. It is impossible for a dead man to accept Christ or God because he's dead. Amen? Kaya ang tamang gospel, God chose you to be saved. Amen? God accepted you. That is the true gospel. Kaya kung magpipray ka, you accept Christ, mga kapatid, nawa, yun yung way ng Panginoon. Pero ang sinasabi talaga ng Bible, before the foundation of this world, God has chosen you and accepted you already. Amen? Again, the amazing grace is all about God's work in Christ alone. For His purpose alone, for His glory alone, for the grace of God alone. In Ephesians chapter 2 verse 9, it states that salvation is not a result of works, so that no one may boast. Kasi may magmamalaki kapag po meron tayong part sa ating kaligtasan, magmamalaki. Tinanggap po noong May 19, 2000, si Jesus bilang Diyos ng aking tagapagligtas. Wow! Meron kang co-savior ka na oil. Pero hindi. Hindi totoo. Ang totoong sinasabi ng Bible, only Jesus Christ has the 100% work by God's grace into your life. Amen? So that no one should boast. So that, pangalawa, all the glory will be going to God alone. Yun po yun. Wala tayong pagmamalaki. Grace is designed by God to humble sinners, mga kapatid. And to lift high His name, that is the name above all names. That is the purpose of a God. Remember, in the Bible, sabi, I am the God who is jealous God. Amen? Ang konteksto po nun, yung glory lang dapat ay sa Kanya. Amen? Kaya mag-ingat tayo minsan sa ating mga proclamation, sa ating mga panalangin. Hindi po natin, binabalik namin ang glorya ng Panginoon sa inyo, Lord. Bakit? Kinuha ba natin? Tapos ibabalik natin. Mga kapatid, hindi natin kayang kunin yung glory ng Panginoon. Kaya wala tayong ibabalik. Because all glory remains and will remain and only to Him alone. Amen? And that is the amazing grace of God. Gusto kong matandaan niyo po, mga kapatid, if we are truly saved and changed by God, our humility will not be in our lips, mga kapatid. Our humility towards God will not be in our lips. It will be in our lives. Hello? Baka mas marami pa tayong sinasabing Kristiyano tayo, pero hindi naman nakikita yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. Kasi sinasabi ni Paul, it is not I. Sabi ni Paul sa verse 10a. Paul became humble to others and to the sovereign God. Paulit-ulit ni Paul. Kung makikita niyo sa mga letter ni Paul, napaka-humble. Prisoner of grace. Prisoner of Christ. Slave of God. Slave of Christ. Wow. That is the amazing grace because of Christ. The last point for this morning, the grace
is costly but it is free. Napaka hirap bilhin ng grace, napaka pricey na, but it is free, mga kapatid. Wow! In this life, kung gusto mong good life, kailangan mong bilhin yung mga bagay. Kailangan mong mag-spend ng mga bagay para makuha mo yung good life. Tama? Tama po ba? If you want a comfortable traveling, you need to buy a good ticket. Bumili ka ng magandang sa bus ka, doon ka, naka-couch ka, may TV, may libreng pagkain. Medyo mahal ang ticket. Pero kung mura lang, doon ka lang sa hindi aircon, siksikan kayo, free COVID. Yan. Pero kapag yung exclusive yung ticket mo, you have to spend, you have to buy. Sa bundong ito, mga kapatid, ganun. Kung gusto po natin ang, yung good, yung pinakamaganda sa buhay, medyo gagastos ka. Sa kwarto mo, kung gusto mong maganda yung kwarto mo, dapat gagastos ka. May air freshener ka, magkano yun? Bibili ka ng mga panlinis, magpapa-aircon ka, magastos. Yan po ang ating buhay. Kung gusto po natin maganda ang ating estado, we need to spend money. Kaya nakakagulat ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Nakakagulat. Na grace is costly. It is so pricey. No? But it is free. Amen? Kasi kahit bilhin po natin grace, di natin kayang bilhin. Amen? Mga kapatid, good life is expensive. It is costly to be comfy. Sana matandaan nyo yan. Para maging comfortable, medyo gagastos ka. Tama? But you know what? What is the most comfortable life? The most comfortable life is in heaven. And only getting to heaven is buying the ticket that is through Christ. And buying that ticket, we cannot buy with our own works. Hindi natin kaya with our ATM. That ticket is free. Amen? It is the grace of God. Kaya meron pong good news, kaya tinawag yung Bible good news. Because grace is free indeed. It is a free gift. Take note, yung grace na yon, it is not discounted. Na para katulad sa SM, uy, discounted, bilhin na natin ito. It is not on sale, uy, sale na, bilhin natin, mura na yan. No, it is not on promotion. Ito po'y napakamahal, pero ito po ay libre na binigay po sa atin. It is even tax-free. Hindi mo na kailangan mag-tax. Pag kumain ka sa ganito, may tax na, ilan ba? 1%? 19% ba? Ang grace, hindi rin ito buy one, take one. Kasi isa lang is enough na. Amen? Hindi mo kailangan ng dalawa. Kasi kung nabibili ang grace, malamang talo tayong lahat. Yung mga mayayaman, ang dami nilang grace. Tayo, wala tayong pambili. Kung nabibili po yung grace ng Panginoon, malamang yung si, sino ba pinakamayaman na tao ngayon? Si Bill Gates. Malamang napakarami ng grace sa kanyang bakuran. Magsasabit din siya ng grace ko sa CR. Kahit yung aso niya, mayaman din yun. Mas maganda pa sa yung bahay ng aso ni Bill Gates sa bahay natin. Bibilan din niya ng grace. But praise be to God, sabi ni Paul, yung grace is free for all. And we're moving to our next scripture reading, yung Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Wow! Napakaganda ng message. All people. So ibig sabihin, kahit wala kang pera, hindi sukatan ng mayaman sa grace ng Panginoon. Ang sukatan po ay yung kabutihan ng Panginoon, hindi kabutihan mo rin. Explain natin mabuti anong klaseng sulat meron si Paul kay Titus. Baka nagtataka tayo, bakit all people eh? Para saan yung hell? Diba? Kaya malinaw. Yung mga universalists ay mali. Kaya yung mga Calvinists ay tama. Bakit? Kasi may hell. Kung ang universalists sinasabi na lahat ng tao ay maliligtas, the salvation is for all people, as it says in Titus, tignan mo, Titus, oh, chapter 2, verse 11, oh, all people, oh, salvation is for all people, oh, malinaw. Panalong-panalo yung mga universalists. Pero bakit may hell? Nagkulang ba? Nagkamali ba yung perfect na Diyos, yung all-knowing God?
Ay, dapat pala, hindi ko na ginawa yung hell kasi yung salvation pala para sa lahat. Nabanggit pa naman ni Paul, aking lingkod. Mga kapatid, yung sinasabi dito, salvation for all people, it means, take note, not all. All means not all, but in all kinds of walk of life. Amen? All kinds of walk of life. It is free. The amazing grace is free for common people like you and me. Kahit yung mga nasa preso, yung mga nakakulong, may mga death sentence, it's free. Yung grace ng Panginoon, nararanasan nila. Kumakain pa rin sila, may tubig sila, nabubuhay pa rin sila. It's free. That is the common grace. Of course, it's free for the chosen people. Lahat ng mga pinili ng Panginoon ay free ito. The gospel of Jesus Christ is a gift that God offers and extend to those who are guilty. Sino yung guilty? Tayong lahat. So tama, tayong lahat ay guilty, kaya salvation is for all. For all. Pero linawin po natin, it is extended to and made real in the lives of all kinds of people. You know, all kinds of people around the world. Hindi lang pang Pilipino, hindi lang pang Australians, hindi lang pang Inglaterra, no? Hindi. Mga kapatid, it is for all kinds of people, ang ibig sabihin po niyan. No? Kaya mali po yung sinasabi natin, tayo ay Pilipinas at tayo ay pinili. Ang bias mo naman. Buti lang hindi ikaw yung naging Diyos. Kasi kung ikaw ang ako at ikaw ang naging Diyos, ang ililigtas ko yung mga mahal ko sa buhay lang. Yung mga Pilipino lang, magiging bias. A man that is so sinful, that is so fallen, is a biased man. But thank God, we have the God who is righteous, a good judge, impartial, in good sound decision making. He's a just God, makatarungan. At sa kanyang pagiging makatarungan, nakita niya lahat, all have sinned, lahat guilty. O saan tayo dapat? Sa impyerno. Kasi makatarungan akong judge, kunwari, ay nagkasala to, malinaw na malinaw, may ebidensya, may CCTV pa. Ganito, kitang-kita ko, mula all his life, he's very sinful. Eto, CCTV, nire-replay pa, o yan, slow mo pa. So guilty, being a good judge, righteous judge, yung tama yung gagawin niya. Nagkasala ka, anong tama sa nagkasala? Parusahan. But because of the grace, the amazing grace of God, He pardoned us. Dahil binigyan niya ng takip yung dumi mo. It is mediated by Jesus Christ, who is our Savior. Amen? Kaya tinawag si Jesus Christ our Savior. He saved us from eternal punishment. Because of Jesus Christ, so, mga kapatid, we are saved by grace. Mga kapatid. And it is free indeed. What an amazing truth about God's amazing grace this morning. I'm finishing, mga kapatid. Let's stand. This is my challenge, mga kapatid. Let us continue to spread this and share sa lahat ng mga tao, mga mahal natin sa buhay. This gospel, the word of God, full of God's grace, is free, mga kapatid. You don't have to spend money to share it, mga kapatid. It is all free. And sabi ko doon sa Jeremiah, it will be written in our hearts. So what's in comes out. So dapat ganun. Kung ano po yung nasa loob natin, yun ang lumalabas. If you have the grace of God, we share the grace of God. Amen? Pero nakakalungkot, ito po yung pinaka-free sa buong mundo na alam natin, pero marami pong hindi tumatanggap. Marami pa nga nagre-refuse. Pero, let us continue preaching, sharing this good news, the doctrines of grace, to show, ipakita natin, that we are people of grace. Nasa hukay tayo. But because of God's grace, we can be glorified. Amen? Apart from God, mga kapatid, we are nothing. We must understand
the eternal critical condition of our lives. That apart from grace of God, we will remain forever in grave. Mananatili tayo sa hukay dahil sa ating mga kasalanan. But with the grace of God, we will forever be glorified. Hindi ko sinasabi yan, sinabi po ni Paul yan sa chapter 8 on Romans, chapter 30. Those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Mga kapatid, sa umagang ito, the amazing grace of God should be preached not just by our lips, but by our lives. Let us continue to preach this doctrine of grace because there are many preachers, mga kapatid, sa mga churches, sa labas ng church, ang nagpipreach ng grave preachers or grave doctrines, mga kapatid. Itong mga doktrinang ito, they cannot save. They are empty tombs. Mga ano po sila, mga walang laman na mga libingan na hinihintay nila yung mga makukuha nilang mga tao. Masisila nila, maluloko nila, mapapaniwala nila at doon nila ililibing. Mga kapatid, our doctrine is doctrine of glory, not a doctrine of grave. Grave. We are all called, mga kapatid, to preach the truth because we are founded in Christ by the grace of God. So umagang ito, mga kapatid, ang doctrine of grace ay dapat natin i-share, dapat po natin i-proclaim with thanksgiving, with gratitude po. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil ito pong sermon na ito, yung doktrina ng grace ng Panginoon, is the doctrine that came from, take note of this, the Sermon on the Mount. Came from the mouth of Jesus Christ. Not just the mouth of any another hypocrite sinner. Hindi po yung sa bibig ng kusino-sino. Ang dami po natin, Bo Sanchez, sino pa ba? Kibuloy. Ang dami natin. Ang dami nating mga false teachers na kilalang kilala, na akala mo tama. Pero if you really read the Bible itself, if you really understand the Bible itself by His grace, the enlightenment of God's truth, makikita mo, false teachers talaga. Kaya kailangan po natin manampalataya, tayuan natin yung katotohanan sa tamang doktrina. Ito po yung doktrina ng biyaya ng Panginoon. It is our highest calling, mga kapatid. Matthew 5 should remind us, in verse 13, be always the salt of the earth. In verse 14, be always the light that shines on the earth. It is the light of truth, the light full of grace, mga kapatid. So others, sabi doon sa verse 16, so others will see the goodness of God into us. And it is to fulfill our highest purpose in this earth. Mga kapatid, ano yun? To glorify God in our lives. The grace of God is in us for us to glorify His graciousness. Dito po ang magtatapos sa sinabi ni Charles Spurgeon. Bakit kailangan natin mag-preach ng doctrines of grace? Because, sabi ni Charles Spurgeon, I believe them to be true. Because I see them in the scriptures. May basihan. Because I experience endears to them, to me. No? Because I see the holy result of them in believers. Bakit kailangan mo mag-preach ng doctrines of grace? Because the doctrines of grace I preach, sabi ni Spurgeon, is the preachings of Puritans. It is the doctrine of Calvin. It is the doctrine of Augustine. It is the doctrine of Paul. It is the doctrine of the Holy Spirit, the author and the finisher of our faith, Himself,
preacher of grace, which is preaching, who is Jesus Christ. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. He quoted Ephesians chapter 2, verse 8. Written in his life, 1834 to 1892, Charles Haddon Spurgeon. Stetis di solideo gloria, meaning a Latin form for stand firm, for God's truth, for God's glory alone. Kung tayo po'y tatayo na may firmness, yung gloria ng Panginoon through His grace,